Welcome po, Master Doms po muli. Andito na po tayo ngayon sa pagre-restore natin na gaya ng napangako ko noon na re-restore natin yung exhaust fan. Minsan napunta ako sa ikot-ikot doon para mag-inquire ng mga electric fan. Sinalubong ako agad ng parang pinaka ano nila, tinatawag na tanong sa akin kung ano daw ang hanap ko. Naluka ko ng ano kasi nandun ako sa tapat ng mga electric fan, pinakanvas ko yung mga presyo para alam ko kung magkano ko ibebenta yung mga ni-restore ko. Ganun talaga yung ano namin proseso para alam mo kung ano yung ilalagay mong price. Sagot ko naghahanap-hanap lang po, medyo namimili pa. Tapos napunta ako dun sa lugar ng exhaust fan. Sabi niya sa akin, sir, baka gusto niya ng yan po, exhaust fan. Sabi ko, ano ang pagkaiba ng exhaust fan sa electric fan? Exhaust fan po. Oo nga. Ang exhaust fan ay kalimitang gamit natin sa kesame, kaya dun sa gilid ng ating wall, palabas yung hangin. Walang exhaust fan na kadalasan gamit natin palabas ang hangin. Bibira yung gagawa ng papasok. Pero meron ding gumagawa ng ganun. Ipapasok mo yung hangin tapos ilalabas mo. Meron ding ganun na sitwasyon. Ngayon sabi ko nun sa sabi ko, ma'am, yung pagkaiba ba ng saucepan tsaka ng electric pan medyo malayo ba yung diferensya? Sabi niya, hindi naman po sir, kasi po yung exhaust fan electric fan din po. So, kaya sabi ko, ayun nga, electric fan din, medyo ano lang, parang naglilibang-libang lang ako para kahit papano mabawasan yung ano, yung tension sa pagto-troubleshoot. Minsan lalabas-labas kayo para makipag banding naman sa ibang mukha. Kung kaya makarinig ka ng mga kakaibang ano. Yung makapag-joke ka ng konti, makamapangiti ka ng konti, yun, okay yun. So yung exhaust fan, tsaka electric fan, ang exhaust fan kasi, yung pinaka-type o klase. Yung model, iba yun. Yung sa design yun, yung type kasi klase, merong wall pan, merong stand pan, may desk pan, ito may exhaust pan, pero electric pan sila kasi kaya nga tinawag na electric dahil di kuryente yung pan, so kaya tinawag na siyang electric pan. Pero pag binanggit mo exhaust pan, stand pan, desk pan, klase yun. Wall pan, ganyan, yan, mga klase yan. Ngayon, pupunta tayo dito sa pagre-restore ng exhaust pan. Pero dito, kailangan matuto tayo na mag-check sa resistance ng kanyang stator o ng rewind. Gagamit tayo ng analog. Ngayon, sa times 1, pag ginamit nyo, kalimitan, makikita natin napaka hirap basahin kasi maliliit yung guhit dyan. Kaya pinaliwanag ko yan sa dati na pag-aaral natin sa tester. Ginagamit ko yung times 10 para mas mabasa natin ng malinaw o malalaking guhit. Itatimes lang natin sa 10 kung ano yung na-read natin. So yung
Exhaust fan, parang ano yan, katulad din ng dryer, spin motor natin. Siya ng dryer talaga. So, kukunin lang natin dito yung, katulad nito, kung bagito ka, wala kang kaalam-alam. Meron nga nito, ano na eh, yung matagal na nagago pero hindi alam to eh. Hindi alam tong resistance nito. Hanapin natin ng common. So, i-check natin pareho. Yan, meron siya reading na 75. Pag nilagay natin dito sa yellow tsaka sa black. So, ibig sabihin, ang taas. Kapag nilagay naman natin dito sa yellow tsaka green, meron siya reading na 32 o 34 o 35. Yan. Dito naman sa yellow tsaka black, kanina na-check na natin yan. So, green tsaka black naman. Yan. Meron naman siyang 40. So, kung may na-read ka na 75 times 10 is 750 ohms. Yun na yung pinakamataas, 750 ohms. Yung isa, 40 times 10, 400. Yung isa naman, 35. So, 350 ohms yun. So, times 10. So, lalabas, ang pinakamataas mo yung 750. So, meron kang 400 at saka meron kang 350. Ipa-plus mo lang yun. Makukuha mo na kung alin ang common mo. Ang common mo, yung hindi mo che-checkin. Yellow at black. Hindi mo chinik ang green, lumabas yung 75 o 750 ohms. Yan. So, yan yung common mo. Ngayon, paano mo naman matitrace alin ang capacitor mo? Ang capacitor natin, pag chinik natin, mapa-common ang lagay mo. Yan. Common ang lagay mo. Hahanapin mo ngayon yung silang dalawa, black and yellow, kung sino yung mas may pinakamataas na reading. Okay. Yan. Reading ng black ay 40. So, 400 yan. Tapos, 350 naman yung sa yellow. So, mas mataas yung black. Ibig sabihin, yung common mo green, yung capacitor mo, mataas ang reading. So, ang mataas natin ay black. So, ito yung capacitor. Ngayon, para matyak mo na common ito naman, lalagay mo naman yung yellow sa black. Nalabas yung 750. Yan. Pinag-plus lang natin yung 400 tsaka 350. Kaya naging 750. So, nakuha mo ngayon yung... So, i-lecture ko sa inyo sa written para mas makuha natin. The drawing natin. Okay, drawing tayo. Yan. Itong running natin at saka yung tilt-in ng running. Tapos yung out natin, ito. Out ng running. Ngayon, yung ating starting dito 1 tapos dito. Yan. So yung ating out ng running at saka yung in ng starting, pagsasamahin niyan. Yan yung common natin. Yan. Tapos itong line capacitor at saka ito yung capacitor. Yan po. So, i-coconnect natin yung capacitor natin. Dito at saka dito. Tapos yung common naman natin na naging natin
sa cord. Ayan, sa plug pa natin. So, isa dyan. Ayan. Tapos, yung line capacitor. Ayan. So, yun yun. Iikot na siya. Simple lang. So, starting ng in at saka yung out ng run, pagsasamahin po, magiging common yan. Kaya pag sinusukat po natin yung line capacitor o yung in at saka po yung capacitor, makikita natin yung 750 ohms. Depende po yun sa modelo. Sa modelo ng exhaust fan. Makikita natin 750. Ito yung kaninang tinest natin na kulay black, yellow. So, ito yung yellow kanina. Ito yung black. Ito naman yung ating kulay green. Yan. Yan po yan. Iniikot niya doon. In. Lalabas ngayon siya dito. Pupunta siya sa gitna. Pagsasamahin yung starting ng in. Yan. Magiging common siya. Tapos yung capacitor natin, nag-start ka, meron kang out. Yan ang tinatawag na capacitor. Ito yung out natin ng starting. Yan. Okay. Ulitin ko lang na hindi pare-pareho yung modelo. Kaya yung kanyang ikot may iba. So yung kanyang resistance may iba yan. Depende nga. Meron kasing maliit lang. Merong halos kalahati lang nito. So mag-iiba yung ano niya. Mag-iiba yung number ng coil. Yung ikot, maiiba din yan. Yung resistance, maiiba din. Kaya yung sinukat natin ito, so ito yon. Ito naman, sigurado iba rin ang reading yan. So yan po, ulitin ko lang. Starting ng in ng running, magtatapos siya sa out ng running. Siya yung magsisilbing isang wire o coil o pinaka-pin, kasi pagka merong board yan, matatawag na natin siya kasing pin. Ngayon kung hindi, so wire lang yung pinaka-wiring natin. Ngayon yung starting ng in, kukunik dyan, magsasama silang dalawa, magiging common. At yung out ng starting mo, siyang magiging capacitor. So yun po, yung capacitor kinunik doon sa in, tinatawag na line capacitor. Kaya siya tinawag na line capacitor kasi yung isang line pumunta doon, yung isang capacitor pumunta doon. Kaya tinawag siya na line capacitor. Yun namang capacitor, punta siya doon sa isang capacitor. Tapos yung sa ating plug, pupunta yung isang line sa green, sa common. At yung isang plug po, meron niyang yung line ng isa, pwedeng meron niyang fuse. Yan, pwedeng meron yang switch. Yan. Dadaan ng switch, dadaan ng fuse. Merong ganyang modelo. Meron namang nandito na mismo yung fuse sa mismong ating rewind. Meron diyang fuse. Pero merong modelo na naglalagay pa rin doon sa line ng fuse. So yan yon. Maliwanag na meron lang tayong 3 wires lang, kaya nagiging 3, pero 4 po yan. Kasi isang in, isang out, tapos ang isang in, isang out, running tsaka starting. Yan po yung magiging ano niya sa loob. So yun yung magiging pinaka oscillation ng line 1, line 2. Kung paano siya pumasok dito at kung paano siya nagkaroon ng magnetic field dito sa ating core. Okay po. Tingnan lang po natin kung paano natin i-restore. Ang exhaust fan na ating mapanood po ay
ang trouble niya po ay pwedeng siran bushing at saka po shafting. So maganit kasi siya. So titingnan natin, panoorin nyo na lang po. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Terima kasih.